Kami ngayon sa Top Development Academy of the Philippines. Gaganapin ngayon ang first CSL ko ng Nworld. Oh, grabe. Ito ngayon, karatapos ko lang kumirma kanina kasi tumakim ang tao na talaga. May mga sister pa dyan, Sir Francis. Maraming kumirma talaga. Lahat ng mga grupo ngayon, lalo sa mga board of directors, division directors, team directors, grabe. Ito na ngayon ang pinag-usapan sa buong Pilipinas. Nila sa Pilipinas, actually marami na rin po sa ibang bansa. Grabe, grabe ang pagtanggap ng mga leader ng ito. Maya-maya, bumulong po yan. Basically, bakit po napakapalad natin, we are now, kung kayo po ay hindi pa Nworld distributor, maybe you are here for the very first time, na-invite lang po kayo, nakipakinggan nyo lang, baka makatulong po ito sa inyo. Alright, now there are five basic reasons right now why a lot of people in the whole world and the whole universe are now getting excited every day about the MLM business. Number one, okay, ito po, okay lang? Parang dito lang ang sabi, okay. Okay na po ba? Yes! So, ililimit ko na yung aking oras kasi marami po kami mga speakers. Nandito po yung mga division directors, division heads. Alright, so, meron po tayo, meron po pong lima, the five reasons. If this is your first time to be joining an MLM business opportunity, bakit? Okay, number one, this concept, okay? You own a global and franchise business. Mga kaibigan, kung mapapansin natin, bakit sa buong mundo ngayon, maraming pumapasok pagbigosyo sa ganitong klaseng oportunidad? Number one reason, dahil para ka nakabili ng isang global franchise business. Now, ang franchise business kayo, mapapansin mo, lalo-lalo na sa health and wellness, usong-uso. Mapapansin niyo po yung paglilipad. Pangalawa, now the second reason kung bakit po ang startup capital. Now, pangatlo, yung pangatlong rason kung bakit po, para lang po ko makapagbigay ng idea that makes me feel very, very excited every day and makes my team very, very excited kasi or in lieu of buying a napakamahal na franchise business, okay, isa sa mga dahilan bakit kailangan mo o gusto mong i-career ang negosyong Nworld dahil sa tinatawag nating 1, 2, 3. Ito, pwede ka dito mag-leverage. Ano bang ibig sabihin ng leverage? Now, mga kaibigan, isa sa mga sikreto ng MACDO, no? Sikreto ng merger and track, sikreto ng lahat-lahat. Lahat ng tao ng negosyo pwede nag-leverage, nagpaparami. Ang MACDO, nagtayo ng running branches, ang Mercury Drug, and so on and so forth. So, ibig sabihin, isa sa mga sikreto para bumilis yung negosyo natin ay pwede tayo magparami. Meaning, sa Nworld, you can also share the opportunity to as many people as we can. Ang maganda ron, habang tayo ay sinishare natin ang Nworld sa napakaraming tao, pwede-pwede tayo kumita. Tama ho ba? Yes. Kaya ito po, isa sa mga napaka-exciting features sa Nworld kung bakit napakaganda i-career ang Nworld. Dahil pwede tayo mag-leverage. Meaning, as we share the business opportunity, the products and the business opportunity to a lot of Filipinos here and abroad, you will earn a lot of money as you share to them the products as well as the business opportunity. Dapat na dahilan, bakit pa dapat kayo ma-excite? Okay lang po? Yes. Okay, yung tinatawag nating earning a residual income. Now, bakit po maraming nagninegosyo sa buong mundo? At definitely, one of them is yung ating Nworld business is because here, you will enjoy earning residual income. As you start building your personal sales team today, mga kaibigan, you will realize, after 2 years, after 3 years, gusto mo ba na kumikita ka ng 300,000 a week, wala ka nang ginagawa, papapay-pay-pay-pay ka na lang. Gusto nyo yun? Yes! Why? You will earn from the repeat purchases of your team. Dito sa Nworld, what is one of the very, very exciting features is, dito, as you build your personal sales team today, as we start the revolution very, very soon, alright, handa na ba kayo doon? Kaibigan, I tell you, napakasarap isipin na napakaganda ng negosyo na pagdating ng araw, nagbabakasyon ka sa Europe, nagbabakasyon ka sa Amerika, nagbabakasyon ka sa Boracay, your residual income keeps on coming. Wala ka ng active participation sa selling. Yan po ang isang feature why even in the US, even in Europe, a lot of professional people now are so excited, alright, to join the multi-level. At dito, sinisigurado namin yan, mai-enjoy din natin yan dito sa Nworld. Palakpakan mo lang din natin. Now, residual income is one thing that you earn
alright, without actively, okay, selling the product. Okay, ito po ay binil po as you build your personal sales team dito po sa Nworld. Okay, panglima. Yung panglimang bagay, bakit po maraming excited magbigosyo at lalo-lalo na dito sa Nworld is the word legacy. Now dito, isa sa mga features why you would want to really consider Nworld as a career, okay? Pwede natin i-career dahil po sa isang feature na sakali po, the time will come, maybe you would want, gusto natin ipamana, no? Ang negosyo mo, maybe your personal slot, pwede po natin ipamana yan sa ating mga mahal sa buhay. And that is one very, very exciting features why, okay, Nworld is one best alternative today. Okay, one best alternative business today in the Philippines and in the nation. Maybe, bakit po naman Nworld? Ako personally, bakit po ako naingganyo sa Nworld? After almost 8 years in my previous company, tama po yung sabi ni Sir Tao, napakatigas ng ulo ko kasi I do believe na yung company ko was the best. Now, Nworld, very big company, ulitin ko, pag hindi kasi ako sumama dito, may iiwan ako eh. Tama? May iiwan talaga ako. Bakit? Lahat ng mga tao ko gusto lumipat dito eh. Kaya darating yung araw mga kaibigan, yung mga umaayaw pa sa'yo, tinitiyak ko, wala silang papuntunguhan, mag-i-Nworld din sila. Meron tayong tinatawag ditong 5P's advantage. Why? This is the perfect choice. Kung medyo nagtatalong isip kayo, sasabihin ko lang sa inyo na this is it. Sabihin nyo nga. This is it. Parang dito lang nagsasabi. This is it! This is it! Okay, this is it. Number one. Bakit? Pagdating nyo sa first P, sa profile. Now mga kaibigan, can you imagine, this is the very first M&M company sa Pilipinas. Okay, na may paid up capital na 100 million. In fact, baka hindi na nga lang 100 million eh. Wala pong nakagawa yan. Nworld lang po ang nakagawa yan. Yes! Alam mo, pagdating siya mamimigay ng cash, diyan talaga trabaho ko. Gusto mo ba yun? Okay, parang dito ulit ang masaya. Okay, now, first P is the profile. As I said earlier, the very first MLM company in the Philippines na nangapital ang paid-up capital of 100 million pesos. And that's great. Wala pang nakagawa yan, mga kaibigan. Number two, the very first MLM company ulit na halos hindi pa nag-uumpisa yung company. Can you imagine na ang daming branches na Luzon, Visayas, and Mindanao? Yeah. Sabi mo, mga kaibigan, in terms of belief system mo sa Nworld, ay ito mga kaibigan, tanggalin mo na yan. Wala kang makikita. Uulitin ko. Sa Nworld lang, makikita ang ganunong klase. Profile ng company. Okay? Pangalawa, yung profile ng may-ari. Oh my God, grabe. Kasama ko yan dati sa dating company ko. We were together in the past two, I think, when I was very, very young in this company. Magkasama kami for the previous companies, 5 taon. Talagang hinahangaan ko na yan eh. Bakit? Imagine kung gaano siya magsalita, napakagaling, di ba? Hindi lang siya magsalita magaling, napakagaling din kumaksyon. So many mga kaibigan, the very first, at the age of 19, he started making his first million. So, hindi katakataka, after several years, nagkita kami, grabe, ibang level na talaga siya. So lalo akong na-inspire at this age, mga kaibigan, nasabi ko nga, tama, lahat ng vision, lahat ng nakita namin before, finally, sabi niya, money, this is it. Ito na ang hinahangad. Ito na ang kumpanya na hinihingi at maraming nag-aspire na sana may dumating na panahon, padating na panahon, may kumpanya na kagaya ng Nworld. Ito na po yan. Finally, magkaroon ng company na yung may-ari. Ang passion ay mag-network, may puso ang may-ari. Kanya lang, ang kauna-unahang MLM that will be transparent in helping our government in terms of paying the correct taxes. Yes. Yes.
foreign in helping the government in terms of paying the correct taxes. Now, what catches me sa Nworld is that the president himself, okay, is going to be transparent na lahat tayo, okay, being responsible Nworld business entrepreneur, okay, maging totoo tayo sa pagbabayad natin ng ating income tax. And this is the benchmark, ang Nworld ang magiging benchmark na finally, napakaganda ng industriya ng MLM sa Pilipinas ngayon dahil po yan sa pag-uumpisa ng MLM business na pinapangunahan ng Nworld. Palakpakan natin. Finally, makikilala na ang industriya ng MLM na napakaganda. Pagdating ng araw, sasabihin pa ng gobyerno, napakaganda pala ng MLM. Bakit hindi nyo subukan ang Nworld? Why? Kasi kung tayo nakakatulong sa gobyerno, it's about time. No? Ang goal natin dito, ang mission natin dito, hindi lang pera-pera, kundi makatulong din tayo sa ating gobyerno sa pamagitan ng pagbayad ng tamang buwis. Maganda o na magaganda? Okay, so with that, mga kaibigan, are you all excited? Yes! Are you all excited? Yes! Number two. Ayan, number two. Mami, bakit Nworld? Bakit Nworld? Hindi ko naghahanap ng oportunidad kung hindi ka ba, okay, pumapasok dito mag-Nworld. At kung ikaw, okay, ay nag-i-Nworld at saka parang nag-atin ka na nang sumilip na nagpamali. Mga kaibigan, sayang, sayang ang oras. Why? The second P, why Nworld, is yung tinatawag na products. Now, let's face it today. If we're going to ask, ang isa sa mga pinakamabintang produkto sa Balatang Lupa ngayon, lahat puro health, lahat puro beauty products, lahat all about wellness products. Tama ba? Now, let's accept the fact that if you talk to people, everyone wants to be healthy. Tama ho ba? Yes. Everyone wants to be beautiful. Tama ho ba? Yes. Okay. Now, napaka-perfect ng time. Why? Ang produkto natin, the best in market. Why? Ulit po. Yan po ngayon ang mga produktong in-na-in sa mga dalating pang dekada. Ika nga, ang sabi ni Paul Spencer, isang ekonomista ng Amerika, the emerging industries of wellness and direct selling are now combining to create the next generation of wealth. Kaya mga kaibigan, that's the second P. Why? Nworld is a perfect choice. Okay, palapagan natin ulit. Now, price. Now, when you talk about the price, in any business, napaka-importante yung produkto maganda. Tama ba? At hindi lang yan ang pinaka-importante, importante din yung presyo. Why? Your products shall be highly affordable. Tama ba? Kailangan yung produkto mo, kung ikaw magsi-sales, kung ikaw magbi-business, dapat affordable. Ang good news, alright, Nworld offers the only, alright, napaka-affordable. In fact, our product starts, price range from 200 pesos and up, in which the masa can afford to buy or even try and use the product. Tama ba? So, in other words, sales mas mabilis at hindi na makataka-taka kung bakit po ngayon ang Nworld hindi pa nag-uumpisa, bakit bumenta ng bumenta. Halos maubos na lahat ng stock. Tama ba? So, hindi pa nag-uumpisa officially. Now, because of the price. Now, fourth. Ang pang-apat, why Nworld, is yung tawag na plan. Mga kaibigan, sa ngayon, in my years of experience, no, sa MLM, I never saw a marketing plan as beautiful, as simple, as powerful as Nworld. No wonder why, kung baka isa yan sa dahilan kung bakit nakuha yung attention ko, na yung marketing plan and startup capital napaka-affordable, why? Very powerful. Pinagsama yung binary, pinagsama ang multi-level, mga kaibigan, na kahit wala sa kabila, pwede ka pa rin kumita, mga kaibigan, sa Nworld. Palakpakan natin ulit. Pinakahuli, why Nworld is yung tinatawag nating perfect timing and or positioning. Perfect timing meaning, mga kaibigan, why Nworld? Kung naghahanap ka ng oportunidad magnegosyo ngayon, napaka-perfect ng timing. Why? Una sa lahat, bukod sa tayo ay mag-ground launching pa lang, napaka-importante sa ngayon na talaga mag-umpisa na. As I told you earlier, malapit ako, ilang tulog na lang ang revolusyon mag-uumpisa na. Meaning, simula itong araw na to, huwag ka na maghintay. Dapat pala ngayon, kumausap ka na ng mga tao. Why? Alam niyo po, kanisang araw, yung prospect ng aking downline dito, sabi niya, Ops, bakit ganon?
yung kaibigan ko, nakuha lang ng iba. Eh sabi ko, pinapalo ako ba? Eh kasi akala ko papasok sa akin eh. O, ano nangyari? Pumasok na sa iba. So anong ibig sabihin? Mga kaibigan, as I said, perfect timing. Napaka-importante na kung ikaw, pangarap mo yung mga pangarap matupad mo sa Nworld, this is the perfect time. Start talking to people every day, and every day. Why? Hindi mo mapapansin, baka bukas makalawa, yung prospect ang prospect ang prospect mo, iba na, okay, yung may big bit sa Nworld. Nakuha niyo mo? Now, second. Now, let me share to you a story, a little bit na lang, no? Way, way back 1994, at that time kasi, hindi pa masyadong uso, someone offered me a business. At the business at that time, hindi pa po sikat yung tubig na negosyo. Hello? Okay, anong ibig sabihin? At that time, when my friend offered me a business, okay, tinanong ko siya, anong tubig? O anong negosyo mo? Alam mo, mali, matatawa ka kasi tubig. Hello? So, sabi ko sa kanya, bakit sa dami ng negosyo, bakit tubig? Alam mo, mali, believe me. 10 to 15 years from now, you won't believe me. Ang tubig ay lalaki na negosyo. Sabi ko, talaga? Ibig sabihin, hindi ko lang siya pinansin. My friends, after a few years, I met that guy. I met that friend of mine. After 10 years, nagkita kami. Makaibigan, that friend of mine is now a multi-millionaire. Tinanong ko siya, partner, anong racket mo? Tubig pa rin. Hello? So makaibigan, what is the relation to that story sa N-World? Sa ngayon, maaari magtataka kayo, ikaw ba mali, kumikita ka na sa N-World? Hello? So, ibig sabihin, alin po yung kumita ng mas malaki? Yung nag-umpisa mag-negosyo ng tubig 10 years ago, o nagbabalak ka lang mag-negosyo ng tubig ngayon? Siyempre, mas malaki yung kumita yung nag-negosyo 12 years ago. Tama ho ba? Ng tubig. Kasi kung mag-negosyo ka ng tubig ngayon, marami ka ng kalaban. Tama ho ba? Now, ano po ang relation sa Nworld? Ngayon, maaari magtakatan. Ulitin ko, yung nag-invite sa'yo today, tatanungin mo, ikaw kumita ka na ba? Natural! Maaaring hindi pa masyado kumikita yan. Bakit? Mag-umpisa pa lang eh. Tama? In fact, we're just going to our grand corporate lunch this coming January 24. So meaning, huwag ka mag-expect na yung mga nag-invite sa'yo ngayon, malaki na yung kita. Okay? Now, pag hindi ka sumabay doon sa mga nag-invite sa'yo, expect 3 to 5 years from now, yung nag-invite sa'yo at hindi mo pinaniwalaan ngayon, tsak yun, multi-millionaire na. Malaki, kung hindi man, isa to sa talagang sa distributor sa FD, may pinakamalaking sinaalang-alang. Bakit? Kung si Sir Manny, tinawag ko kanina, is the number one of his company. Ito tatawagin ko, is the reigning number one of the company I belong before. And for the past 3 years, he's the undefeated number one of all time. Yes. Kung resulta pag-uusapan, wala nang pasaya. Wala na eh. Wala nang basis yung argument ng iba. Bakit? Eh, pag samasamahin mo lahat ng grupo mo, weak leg pa lang neto. Kung yun ang basihan, ha? Kung dami na tao pagbasihan mo nito. Kung resulta mo pag-uusapan, kung ano man, pakita mo na kung pinakamalaking resulta mo, downline pa lang niya yun. Number one ka na ganito company. O, yung pang times 2 pa lang niya, yun yun. Bakit po? Dumating sa point na resulta ng taong tatawagin ko, dumating sa point na hindi niya na kailangan kwenta yung resulta niya dahil resulta pala ng taong naniniwala sa kanya, sapat na. But then again, alam niya lahat na nakasaalang-alang, alam niya lahat ng sakripisyo, lahat ng taong naniniwala sa kanya, lahat ng followers niya, lahat ng loyal members niya, but still, he chose to be with us. With all further ado, let's all welcome the number one of that company, who is number one before, and yet to be challenged by this new company, Nworld. Let's all welcome Mr. Jerome Cruz! Kasi si Jerome Cruz, siya po yung nalang. Engage sa multi-level marketing o sa tiyatagan network marketing. Simple lang.
nung panahon po na yon, nag-aaral po ako ng Cesar, graduate po ako sa Cesar, no? Nung panahon po na yon, yung mga classmates ko kasi medyo well-off po. Sa classroom namin, apat nga lang kami nagpo-commute eh. The rest, lahat may sundo or meron sa sariling service or sasakyan. So, dahil apat kami palagi, sabay-sabay, taga-Marikina na po kami. So, sabay-sabay kami nag-MRT, nag-FX, etc. Apat po kami, then one time, itong kaibigan ko, sa MRT pa lang, kwento lang kwento. Pare, alam mo, mayroon ako with sales. Ano, pinuntahan. Pare, yayaman na, mayroon nga doon, nakaganyan po. Sabi ko, sa totoo lang, nawiwirduan ako. Eh, career-oriented na tao po ako eh. So, yung mga mag-ibenta or something, wala, gusto ko yung mag-work ako sa isang multinational company. Ganun dati ako. Yun nga lang, yung mga klase ko, every ano, may at maya, every parang masama sa loob ko noon, after how many months, ako na lang talaga nag-commute, tapos dito na sila masyadong nakikita. Siguro, ayaw na nila ako rin kulitin, kasi negative eh. Di ba sabi nila, umiwas ka sa negative, di ba gano'n? So parang iniwasan nila ako. So parang after how many months, nag-uulat na ako, isa, nakasakyan na, tapos inaaya ko lumabas, sabi ko, oh, grabe, ang ganda na ng buhay nila. Nalaman ko dahil parang dun sa company na yun. Siyempre ako naman, kahit papano, kahit pakipot ako, naging curious po ako. Alam ko ano yung network, ano yun, ano yung sinasalihan nila, ano yung multilevel, ano yung network marketing, ano ba yun? So medyo nag-attend-attend ako, siyempre dahil sa kagulangan ko ng time na yun, gusto ko talaga sumali. Pero yung tatlong kaibigan ko noon, nung nagka-interest na talaga ako sumali, hindi talaga ako sumali doon sa company niya. Magulang ako, siyempre gusto ko siyang tapatan, di ba? Hindi ko sana niya sa iba akong company sasali. Sumali nga po ko doon. Yun, dahil po sa kagulangan ko, hindi ko naging successful doon. Siguro medyo may nalas kasi ito sa intention ko. So in short, one year lang po, hindi po naging successful doon. And yung company, hindi po na, hindi lumaki. In short, ayaw ko na po ng networking. Sabi ko na nga ba, hindi pala totoo yung MLM na yan o yung network marketing na yan. Yun nga lang, sabi ko sa sarili ko noon, hate na hate ko na. Sabi ko, sayang yung time ko noon, isang taon, binuhos ko lahat ng effort. Pero po, doon ko po nakita kung ano man yung bad experience ko doon sa dating company po na yun. Nakita ko meron din palang kahit papano na naidulot po yun. Kasi doon po ako na-expose sa gantong negosyo, sa industry po na to. Pangalawa, doon ko po nakita o nakilala yung mga taong kasama po natin ngayon. At the same time, doon ko po nakilala yung nag-invite po personally sa amin. Siyempre pala si Doc Butch Mercado.